Pupuri, nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking Espiritu sa tinatanggapan. Panginoon, magandang araw po sa inyo mga katanglaw. Narito na naman tayo sa ating programang Salitanglaw, ang ating pagninilay sa salita ng Diyos na nagbibigay tanglaw sa ating buhay. Ngayon po ay January 31, ating ginugunita si San Juan Bosco. Siya na nagkaroon ng magandang puso para sa mga kabataan na tinulungan niya na makilala ang Diyos. Mga kapatid, ang ating mabuting balita ngayong araw na ito ay ating hahanguin mula kay San Marcos, Kabanata 6 mula talata 1 hanggang 6. Sa ating mabuting balita, si Jesus ay umuwi sa kanyang bayan, sa Nazaret. Pumasok siya sa templo at siya'y nangaral. Ang mga tao'y namangha, hindi dahil sa sila'y tuwang-tuwa, kundi dahil nagtataka sila, sapagkat sabi nila, saan ang galing ang kanyang karunungan? Hindi ba't siya ay anak ni Jose na karpentero, anak ni Maria? Hindi ba't kilala natin ang kanyang pamilya? Saan ang galing ang kanyang kapangyarihan? Kaya naman, sinabi ni Jesus, walang propeta na tinatanggap sa kanyang bayan. Kaya lumisan si Jesus, hindi siya gumawa ng maraming himala doon, manapa ay naglipat siya sa isang bayan sapagkat sabi niya, wala silang pananampalataya. Mga kapatid, sa ating mabuting balita ngayong araw na ito, maaaring makaka-relate po tayong lahat sapagkat halos lahat sa atin dumanas tayo ng tinatawag natin na pangungutya, rejection, pagtalikod, pagdududa ng mga taong inaasahan natin na sila na una dapat magiging proud sa atin, na sila na inaasahan natin na una sanang magiging masaya para sa atin dahil tayo nagtagumpay. Pero may mga tao talagang hindi masaya na ang kanilang kapwa ay nagtatagumpay. Merong tao, mga tao talaga na palaging sasabihin na eto ka, dapat ganito ka lamang. Ibinabox tayo ng maraming tao. Kung nakilala nila tayo na mahirap, kung nakilala nila tayo nung tayo bata bilang mga mahina, ang gusto nila hanggang sa paglaki natin maging mahirap at mahina din tayo. Ayaw nilang tayo aangat sapagkat palaging sasabihin nila, saan ang galing? Paano mo nakamit ito? Hindi ba pwedeng maging masaya lamang tayo na ang lahat ay pinagpapala? Hindi ba pwedeng maging masaya tayo na ang lahat ay nagtatagumpay? Hindi ba pwedeng maging matapat tayo sa bawat isa, ipagtanggol natin, tulungan natin, iangat natin ang bawat isa? Ito ay naranasan din ni Jesus mula sa kanyang mga kababayan mismo. Maaring sabihin ko po, no ko'y seminarista pa, no ko'y nagsisimula pa lamang sa seminaryo, marami ding mga taong nagsasabi sa akin, mga kakilala, mga kababayan, tapos nasabi, naku, hindi magiging pari ang taong ito. Pero mga kapatid, ano ang response natin sa mga ganitong kritisismo, sa mga ganitong pagdududa, sa mga ganitong pagtalikod sa atin? Unang-una, tularan natin si Jesus kung paano niya hinarap ang ganitong pagsubok. Siya'y nanatiling kalmado, siya'y nanatiling mababa ang loob, hindi siya nagmalaki. Manapa, kanyang tinanggap ito ng buo sa kanyang puso. Sabi pa nga, gumawa pa rin si Jesus ng himala sa kanilang lugar, bagamat hindi nila ito tinatanggap. Sana ganun din po tayo mga kapatid, na andoon mananatili tayong mababa. We will not return insult for an insult. We will not return a vengeance for rejection. Hindi natin susuklian ng mali ang isa pang mali. Hindi natin papatulan kung ano man yung mga hindi magagandang iniisip para sa atin. Ang mahalaga, alam natin, kakampi natin ang Diyos. Mga kapatid, ipinapaalala sa atin ang ating mabuting balita ngayong araw na ito. Hanggat alam natin na tayo nasa tama, hanggat alam natin na si Jesus ay ating sinusundan at wala tayong inaagrabyado kahit na sino paman. Ano man ang isipin ng maraming tao tungkol sa atin, taas no tayong sasabihin, tayo ay mga alipin ng ating Panginoong Diyos. Tayo ay mga tagasunod ng Diyos. Maaring pagdudahan tayo, okay lang yon. Ang mahalaga para sa atin, alam natin sa sarili natin, si Jesus ang nangunguna para sa ating lahat. Kayo pong lahat na nagsusumikap para sa inyong sarili, kayong lahat na mga naghahangad din naman na maiangat ang sarili, huwag po kayong
panghihinaan ng loob kung kayo man ay talikuran at pagdudahan ng mga taong inaasahan ninyo na unang-unang magtatanggol sa inyo. Ang mahalaga, nasa sa iyo ang Diyos. Takampi mo ang Diyos, kapiling mo ang Diyos, sapagkat hayaan mo ang Diyos ang magtaas sa iyo. Ang sabi nga, ang nagpapakataas sa ibababa at ang nagpapakababa ay tataas. Face your criticism with humility, with smile on your faces, and they will see, they'll be amazed how you become a true person by being a real follower of the Lord in humility, in kindness. Lagi na lamang bang siya ang gagawa? Lagi na lamang bang siya ang madarapa? Lagi na lamang bang siya ang masasaktan at masusugatan para lamang patunayan ang kanyang pagmamahal para sa iyo at para sa buong mundo? Hindi ba pwedeng sa pagkakataong ito, ikaw naman?